Basahin natin na muli yung ating teksto sa English Standard Version. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crop. Then think over what I say. For the Lord will give you understanding in everything. Think over. Do sa King James, consider. Kung tatagalugin natin yung consider and think over, isaalang-alang. O ibig sabihin, pag-isipan mo. Yeah. Ilagay mo sa iyong isipan itong mga bagay na ito. Kaya sa hapon na ito, think over. Think over. As Christians, we are not called to easy passivity but to rigorous activity. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag para tayo magpa-easy-easy lamang na walang ginagawa, because passivity means a condition of being passive or insensitivity. Ibig sabihin nun, pagka ikaw ay passive, para maikaw ay pako, kinakailangan martilyuhin pa para bumahon. O kaya isang tao na nakatayo, kinakailangan itulak mo para gumalaw. Yun ang passive. Kaya pagka nagsasalita rito yung pastor, wala man lamang reaction ng congregation, very passive ang congregation. Kaya we are called not to easy passivity but rigorous activity. Kaya nga sinasabi sa atin ng ganito. Ano nangyari? Paul wants Timothy, kaya sinasabi ni Pablo kay Timothy na think over what he says. Kaya nga our mindsets makes a huge difference in how we perceive our circumstances. Yung ating mindset, yung paano nakakondisyon ang ating mga kaisipan. Katulad na lamang, what we expect shapes how we respond. Kung ano yung ating inaasahan, doon tayo magre-response. Katulad na lamang, if we expect peace, we will resent having to fight. Ibig sabihin nun, kung ang inaasahan natin ay kapayapaan, abe, sasamaan loob natin kung tayo ay makikipaglaban. Diba? Eh, ang nakakondisyon ng ating isipan sa kapayapaan, ngayon pagka dumating na tayo pala may labanan, eh, medyo sasamaan loob natin yan. We resent. And if we expect rest, we will resent having to endure. Kung ang inaasahan natin ay tayo makakapahinga, eh, sasama ang loob natin kung sasabihin sa atin, eh, magtrabaho ka naman. Diba? Eh, day off ko ngayon eh. Kaya kinakailangan ako magpahinga. Sasama ang loob mo pagkatapos nakakondisyon na yung katawan mo, nakakondisyon na yung isipan mo na ikaw ay magre-rest. Pero hindi naman pala. Diba? Nakakondisyon ka na ikaw ay magde-day off. Tapos sinabi sa iyo nung sir mo, eh, hindi ka pwede mag-day off. Meron kang gagawin. Sasamaan loob mo. Diba? Kahit sumama ang loob mo, wala kang magagawa. Yes, ma'am. Ah, okay.
If we expect leisure, we will resent having to work hard. Sabihin ko, inaasahan natin na tayo ay mamamasyal. Diba? Pagkatapos ninong para tayo makakapamasyal, hindi magtatrabaho pala tayo. Sabihin, sasama ang loob natin yan. Sabihin, kung paano ko nakakondisyon ang iyong sarili, eh, yun ang doon ka magre-response. Okay, next. Paul captures all three analogies in his exhortation to Timothy in our text today. And Apostle Paul wants Timothy, including us, to join him in suffering hardship for the gospel. Ang sabi kasi, kung babasahin natin sa Tagalog yung verse 3, ang sabi doon eh, makibahagi kayo sa paghihirap na tulad ng isang kawal ni Kristo. You share in the gospel. Alam nyo, mahirap para sa atin yung ikaw eh makipag-share ng kahit ng paghihirap, di ba? Ang sarap ng buhay natin dito sa Hong Kong, di ba? Naka-air condition tayo. Tapos hindi katulad kung ikaw ay nasa Pilipinas ngayon, 33 degrees, walang aircon, ventilator lang, paypay lang ang gagawin doon. Sama-sama kayong pinapawisan. Ay dito, hindi kayo pinapawisan para hindi kayo mababango. Di ba? Eh doon, pagka napunta na tayo, uwi na tayo sa Pilipinas, we will share the hardship. We will share. Makikibahagi na tayo doon sa paghihirap. Eh habang nandito tayo, dito na muna tayo, di ba? Masarap dito, malamig. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy at sa bawat Kristiyano, to join him in suffering hardship for the gospel. Hindi naman, wala namang ibang layunin kundi para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman, ibig sabihin, walang ibang layunin kundi yun lamang. Kaya nga itong sinasabi sa atin, we think it over. Think over. How many of us are willing to embrace hardship for the sake of the gospel? Ilan sa atin dito ang maaaring yumakap ng paghihirap alang-alang sa kapakanan ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo? And how many of us keep ourselves unentangled from the affairs of everyday life so that we may please our Commander-in-Chief, which is our Lord Jesus Christ? Ilan sa atin dito? And how many of us discipline ourselves as athletes for the kingdom so that we may win the prize? And then, lastly, how many of us toil in the unglamorous task of farming God's field so that we may enjoy the crops? Ilan sa atin dito po pwedeng makibahagi? Well, siguro, pagka dumating na yun, pagkakataon na yun, pagka dumating na yung time na yun na po pwede na mag-i-endure ng hardship, ba't nga ba hindi? Kasi noong mga panahon ni Pablo at saka ni Timothy, they are experiencing hardship for the sake of the gospel of Jesus Christ. Ibig sabihin, obligado sila. Wala silang, they have no choice but to endure hardship. Kasi dineclare nila sa mundo na sila ay mga sundalo ni Kristo. Dineclare nila na sila ay mga manlalaro ni Kristo. Dineclare na sila ay mga farmers ni Kristo. Kaya obligado na dapat na mag-endure ng hardship. Okay. Umpisa natin.
as good soldier. Ano nangyari? Paul uses these three illustrations and then he urges us to think over on what he says. Think over as, number one, a good soldier. Ibig sabihin, if you are a good soldier, you have an entangled commitment. Ano ba yung unentangled? Unentangled. Kasi pag entangled, ibig sabihin, magusot. Pagka ang damit mo entangled, ibig sabihin, gusot. Pagka unentangled, hindi gusot, planchado. Nakuha niya? Okay, kaya kinakailangan ko ikaw ay good. Taga mo na, wala ka. Kung ikaw ay entangled, kung ikaw ay good soldier, meron kang unentangled commitment. Ang iyong commitment sa Panginoon ay maayos, hindi gusot. At para ito ay hindi maging gusot, kinakailangan ay, number one, recognize that you has been conscripted into Christ's army. Ibig sabihin, ikaw ay ipinalista, ikaw ay itinala, ikaw ay inilagay, you have been chosen to be one of the army or an army or kabilang ka sa army ni Jesus Christ. I-recognize mo yan. Tanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay isang sundalo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi hanggang hindi mo tinatanggap na ikaw ay sundalo, ay hindi ka pwede makibahagi. At itong pagiging sundalo ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi ito volunteer. Ito ay compulsory because God has chosen us to be members of His army. Tinawag tayo bilang mga sundalo ng ating Panginoon. At bilang mga sundalo, tayo ay, number two, we are willing to embrace hardship. Bilang mga sundalo, ano ba ginagawa ng sundalo? Unang-una, sundalo, nagte-training yan. Diba? Nagte-training yan. Dinadalay ang sundalo, dadali niyan sa kampo upang mag-training. Hindi pwedeng pupunta ka lang sa kampo, doon sa boot camp, para ikaw ay makipag-picnic lang doon, makipag-fellowship ka lang doon. Hindi ganun yun. Kundi ikaw ay you will be there for rigorous training. Anong ginagawa ng mga sundalo? Nagpo-push up yan. Nagtatakbo yan. Talagang kinukondisyon nila ang mga sarili nila para nang noon handa sila doon sa kanilang labanan. Hindi lamang yun, nag-aaral pa rin sila kung panibagong mga taktika tungkol sa mga pakipagdigma at pakikipaglabanan. Yan ang ginagawa. Kaya kinakailangan willing ka to embrace hardship. At hindi lamang yun, pagka dumating yung tunay na labanan, ay talagang lalaban ka bilang isang sundalo. Hindi mo pwede sasabihin sa iyong commander-in-chief mo, tayo na, lalaban na tayo. Hindi mo pwede sasabihin, may sakit ako, sir. Excuse mo na ako. Sasabihin mo, pinauwi ako ng nanay ko eh. Kaya hindi mo na. Hindi naman yun. As a good soldier, we must embrace hardship. And as a good soldier, hindi lamang we embrace hardship. And kinakailangan ay isa pa. We live daily to please the Lord. We live daily to please the Lord. Yan ang sundalo kasi, ang araw-araw na buhay ng isang sundalo ay to please his commander-in-chief. Ibig sabihin, kung sino naka-in-charge sa kanya, kinakailangan sundin niya. Pagka sinabi niyang, magte-training tayo, training tayo. Pumunta tayo ng labanan,
ibig sabihin, handa kang sumunod upang ma-please o magbigay kaluguran doon sa iyong commander-in-chief. So, sa ating, on our part, we have to daily have to please the Lord. At hindi lamang yun. Meron pa isa, enduring hardship together with his army. Hindi ka naman nag-iisa. Hindi ka naman nag-iisa. Hindi naman ikaw lang. Kundi tayo ay kinabibilangan ng maraming mga sundalo ng ating Panginoong Jesus. At bilang mga sundalo, ang sabi nga, ay hindi tayo makikialam doon sa mga civilian affairs. Ang affair lang natin ay pagiging sundalo. Ang isang sundalo ay hindi sila yung gawain ng civilian ay hindi nila gagawin yon. Hindi nila pakikialaman yon. Kundi yung sa gawain lamang ng pagiging sundalo, yun ang pakikialaman nila. Kaya kung ikaw ay isang sundalo ng ating Panginoong Jesus, ay kinakailangan ang concentration mo ay ang pagiging sundalo. Tulad na lamang na isang sabihin natin, siya ay isang matapat na Kristiyan. Ano pa, siya ay napakaraming ministry sa church. Subalit isang araw, nangyari, may nag-offer sa kanya ng trabaho. Anong ginawa niya? Total naman, Monday to Friday lang may trabaho na ito, tinanggap na niya. Total, every Saturday and Sunday, makakapag-ministry para lang siya sa Panginoon. Tinanggap niya. At hindi nagtagal, dumarating din yung pagkakataon na hindi na rin nakakapasok, nagagamit na niya yung Saturday. O kaya hindi na naiskipan na niya yung Saturday. At dumating yung pagkakataon, pati Sunday ay nagtatrabaho na rin siya. Kaya nga ba, dumating yung pagkakataon na for several weeks ay hindi na siya nakaka-attend ng church. Kasi naaagaw na ng trabaho yung kanyang pagiging sundalo ng ating Panginoon. Ang kanyang ministry bilang Sunday school, nakalimutan na niya. Nawala na niya. At hindi nagtagal, nawala rin yung trabaho niya. At ang sabi niya, why would God put me into this business just to see it fail? Bakit? Bakit naging failure? Kasi ang inuna niya ayaw hindi para sa talagang pagkatawad sa kanya. Ang sabi sa atin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you as well. Inuna niya yung hindi sa gawain ng Panginoon. Kaya it will surely fail. Pangalawa na metaphor o illustration ni Pablo ay ang isang an athlete. Ito isang atleta. Discipline within limits. Kaya nga, pag-isipan natin ito. You do not become godly by accident. You do not become godly. You do not become godly by accident. We are all suckers for quick and easy remedies for difficult problems. We often receive, ito yung madalas nangyayari sa atin, yung bang easy fix. Dahil meron mga athlete na gusto nilang maganda kagad ng kanilang katawan. Meron mga manlalaro na gusto nilang
malakas kagad sila. Kaya ang ginagawa nila, kain sila ng kain ng spinach. Kain sila ng kain ng spinach. O inom sila ng mga tabletas ng pampalakas. Para lang noon ay lumakas kagad sila. At meron naman mga atleta na medyo malaki ang katawan, gusto nilang magpapayat, gusto nilang magpabawas ng timbang, kaya ang ginagawa nila ay bibili na lang sila ng pills, keto diet, tinatawag, para lang noon ay mabawasan ang timbang. Okay? Sino gumamit ng keto diet dito? Okay. Kasi pag ginamit mo yung keto diet, hindi ka na, kahit na hindi ka na mag-reduce, mare-reduce ka, sa yun nasabi. Pero hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Alam ka naman, iinom ka lang ng tableta, kahit na ano kaya kainin mo, hindi ka tataba. Hindi, kalokohan yan. Kinakailangan para mabawasan ka ng timbang, mag-dieta ka talaga. Di ba? O kung gusto mo lumakas ang katawan mo, eh mag-exercise ka. At ang exercise mo talaga ay hindi yung magpo-push up ka lang ng mga 10 push-ups tapos na. Uulitin mo yun after 5 weeks. Hindi mo pwede yun. Kinakailangan. You do not become godly by accident. Hindi mo pwede yun. Ibig sabihin nun, kinakailangan meron kang rigorous training. Meron ka talagang active training para dyan. Eh, ibang mga Kristiyano, mahina akong Kristiyano, ano ba dapat kong gawin? Ang kinakailangan mo ay isa lang. Kinakailangan mo magpabaptize ka sa Holy Spirit para ikaw ay magkaroon ng power. Kinakailangan ikaw ay mag-fasting ka ng 40 days. Para lang naman eh, magkaroon ka ng power para ma-resist mo ang temptation. After 40 days na ma-resist, hindi ka na nga matetempt dahil patay ka na. May power ka. 1 mil nga lang. Yun na nga, ibig sabihin nun, hindi ganun yun. Ibig sabihin, kung kinakailangan mo talaga ng power ng Holy Spirit, ang sabi sa atin, ikaw ay magpasakop sa Diyos, yung iwasan mo ang kasalanan, you confess your sin, at magpa filled with the Holy Spirit. Ang sabi nga doon sa para ma-resist mo ang temptation, ang sabi doon sa Santiago, submit yourself to God and resist the devil and he will flee. Pagka hindi ka nagsasubmit sa Panginoon, hindi ka makaka-resist ng temptation. Sapagkat yung temptation, hindi po pwede sasabihin mo sa temptation, tukso, layuan mo ako. Hindi. Hindi lalayo yung tukso na yan, dahil yung tukso na yan, nandiyan parati yan. Parating nanunukso yan. Kaya lamang aalis yan kung you submit yourself to God and resist the devil and he will flee. Yun ang solution doon. Yun, kaya nga, magiging godly ka, it's not by accident. Kailangan mag-submit ka sa Panginoon. Kailangan mag-submit ka sa Panginoon. Kaya nga, every athlete knows that occasional jogging won't prepare you to compete in any events. To compete on winning level, you must daily discipline your body through exercise, diet, and proper rest. Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, discipline yourself for the purpose of godliness. Discipline yourself.
discipline yourself for the purpose of godliness. You can wish for godliness, you can try magic remedies for godliness, but you won't become godly apart from daily discipline of making the time for making the time to spend in the Word of God and in prayer. Yun ang exercise ng Kristiyano, manalangin at magbasa ng salita ng Panginoon. Yun ang kanyang exercise. Nothing more, nothing less. Mag-aral ng salita ng Panginoon at manalangin. Nasabi nga ng Panginoon, pray without ceasing. Magpuyat kayo sa panalangin sapagkat mahina ang laman. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya, you do not become godly by accident. Kinakailangan may disiplina ka dito. And then number two, you must compete under God's word. Alam niyo kasi, pagka ikaw ay athlete, kung ikaw ay katulad ng tao na to, lalaban sa 100 meter dash, eh kinakailangan, nakalista yung pangalan niya doon. Otherwise, hindi siya po pwede tumakbo ng, o makipag-compete kung hindi nakalista yung pangalan niya doon sa as competitor. Eh ganun din sa atin, mga kapatid. Kinakailangan yung ating pangalan ay nakalista doon sa aklat ng buhay para ikaw ay masabi na ikaw ay isang manlalaro ng ating Panginoon Jesucristo. Otherwise, pagka ikaw ay tumakbo na hindi ka naman Kristiyano, eh wala kang reward. Napagod ka lang. Ganun ang maraming nangyayari sa maraming tao na inaakala nila na sila ay Kristiyano, pero hindi naman pala. Kaya nangyayari, napapagod lang sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi, you must compete under God's word. You must compete under God's word. If an athlete disobeys the rules of the sport, he is instantly disqualified. Yet many Christians, even Christian leaders, think that they have a special exemption that allows them to disobey God's word and yet expect His blessing, but it doesn't work that way. To put it bluntly, you can't engage in mental lust or look at anything bad, then pray, hindi po pwede yun. Lord, keep my children morally pure. Hindi po pwede yun. You can cheat in your business and ask God to bless you. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede ikaw eh aalis yung employer mo pagkatapos ikaw wala nang gagawin sa bahay at tapos ay mananalayan ka, Panginoon, sana malinis itong bahay. Hindi mo pwede yun. Hindi mo pwede yun. Kaya, we must compete according to God's word. Ibig sabihin nun, kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, yun ang ating gagawin. Kasi may rule, may law ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. And number three, we must aim to win the prize. Sa ating pagtakbo, sa ating pakikipagbaka, we run such a way that we might win. Para ating panalo, hindi yung talo. In the Christian race, we're not competing against each other. And there will be multiple winners. Hindi po pwedeng magkaroon ng multiple winners. We all can win. But Paul wants us
to adopt a mindset that says, I am not going to just go around in my Christian life. I'm running to win. Hindi ako magagalibante lamang sa aking buhay Kristiyano, kundi itong aking pagtakbo ay merong patutunguhan itong aking pagtakbo bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano. Kaya nga tayo, habang nandito tayo sa lupa, tayo ay tumatakbo. Pero ang sinasabi ni Pablo, bilang isang manlalaro, hindi tayo sumusuntok sa hangin, kundi tayo ay mayroong goal na hinaharap to win the prize. To win the prize. And another thing, tapos na tayo sa soldier, tapos na tayo sa athlete, ngayon naman, a farmer. Hard, unexciting work with no immediate payback. Alam niyo mga kapatid, hindi katulad itong farmer, hindi katulad ito ng soldier. Ito kasing soldier, pwedeng sa kanyang paglilingkod, soldiers. Ang soldier kasi ay namumuhay on the edge of life and death. Ang soldier, nasa labanan yan eh. Kaya ibig sabihin yan, very exciting kanyang trabaho. Very exciting. Kasi nasa at the edge of life and death. Katulad naman itong athlete, eh nasa gitna siya ng mga, nasa gitna siya ng thrill of the cheering crowd. Di ba? Siyempre, pagka nandun ka rin sa athlete kayo, marami kang fans na sumisigaw sa'yo. Hindi katulad itong farmer. Itong farmer kasi na ito ay ano? Parang sinulo ko. Muna. Much Christian work is unexciting. Ang ibig sabihin nun, ang buhay ng isang farmer ay hindi katulad ng soldier. Ang soldier kasi pwedeng maging exciting yung magiging buhay ng soldier kasi pwedeng labanan. Di ba? Kaya athlete, may labanan din yan. Hindi katulad ng farmer na boring yung trabaho ng farmer. Boring. Pero, alam nyo, mga kapatid, yung farmer, anong ginagawa ng farmer? Katulad ng tao na yun, magbubungkal ng lupa. Diba? Magbubungkal ng lupa. Eh, gaano kahirap yung magbungkal ng lupa? Diba? Pagkatapos mong magbungkal ng lupa, tatamnan mo yun. Natikman na ba? Nasubukan na ba niya magtanim? Opo. Nasubukan na niya magtanim? Ano ang sino ba nakapagtanim na ng palay? Taas ang kamay niya. Alam niyo, nung araw, nasubukan ko rin niya magtanim ng palay. Pagka nagtanim ka ng palay, at the end of the day, masakit ang likod mo. Masakit yung batok mo. Yung kuko mo sa paa, puro itim. Tapos itong mga daliri mo na yan, puro putik. Dahil nagtutuso ka ng pula. Sumisiksik yung mga putik doon sa gilid, sa kuko. At ang maganda noon, kinabukasan mo, pagising mo kinabukasan, masasakit lahat ang buong katawan mo. At sasabihin sa iyo ng mga kasamahan mo, dapat ulitin mo. Dapat ulitin mo. Ang gagawin mo naman, uulitin mo. Kinabukasan, masakit na naman din ang katawan mo. Ang sasabihin sa iyo, ulitin mo. Ang sasabihin ko naman, huwag na, ikaw na lang. Kaya nga, nangyari, nung
natanan na namin yung palaya ng aming barkada, barkada kasi. Makalipas ang ilang buwan, tanong namin, ano nangyari sa tinanim namin? Patay. Sabi nung tatay ng barkada namin, pinalitan namin. Hindi marunong. Kaya nga, dapat alam mo. Ibig sabihin nun, hindi ka lang basta magtatanim. Kinakailangan meron ka rin talagang dedication para magtanim. At siguraduhin mo talaga na yung tinanim mo na yun ay tutubo. At maghihintay ka hanggang ito ay tumubo at hanggang ito ay magbunga. Eh, kaano katagal yung panahon na yun na hihintayin mo? Kaya nga masasabi ko sa inyo, yung trabaho ng isang farmer ay boring. Boring. Boring ang trabaho ng isang farmer. At inihantulad ni Pablo yung trabaho ng farmer na yan sa trabaho ng preacher. Alam niyo ang preacher, ang trabaho ng preacher, maghasik ng salita ng Panginoon. Maghasik ng salita ng Panginoon yan. Iyahasik, magsasabi, at itatanim sa kongregasyon. Ito ang sad part ng preacher. Kaya masasabi ko rin, boring. Hindi alam ng preacher kung ilan yung nakikinig. Hindi alam ng preacher kung ilan yung tatanggap ng binhi na nasa na natanim. At hindi alam ng preacher kung yung binhi na yun ay tutubo o hindi. Yun ang sad part. Kaya yung preacher, ang gagawin ng preacher, Lunes pa lang, naghahanap na siya ng kanyang bunla, naghahanap na siya ng kanyang itatanim. At yung kanyang itatanim na iyahanda niya hanggang sa dumating yung Sabado o Linggo para isabog doon sa kanyang kongregasyon. At hindi niya alam kung may makikinig o wala. Kaya nangyayari, hindi niya malaman kung may nakikinig dahil yung mga nakakukulang. Wala lang. Merong passivity. May passivity. Kaya nga, ang trabaho ng preacher ay boring. At hindi lang ang boring, number two, Christian work is what? Tiring. Tiring. The Greek word that Paul uses is hard working, means to toil or strive so as to become weary and tired. Kaya dumarating sa pagkakataon na isang preacher nagkakaroon ng burnout. Ibig sabihin noon, kahit na ano gawin niya, hindi walang pumapasok na idea sa kanya kung ano yung kanya ipipreach sa kanyang kongregasyon. Kahit na anong rubdob ng panalay, Panginoon, ano po ba aking ipipreach sa mga matitigas kong kongregasyon? Matitigas ang pulong kongregasyon. Panginoon, nawa yung mga hindi umatin, umatin na para na ano, madinig nila itong message na to. Kaya kumisan, mangyayari, kaya kumisan nasasabi ko sa inyo, nabibless ako pag nandito kayo. Pagka hindi ko kayo nakita, hindi ako nabibless. Natutuwa ako pagka kayo nandito. Pero pagka maraming bakanting upuan yan, nasaan sila? Kaya sa isang preacher, yung umaten lang ang mga kongregasyon ay malaking blessing na sa isang preacher yan. Amen. Kaya nga, Christian work is tiring. Nabe-burnout. Kaya,
only hindi trabaho to kundi ito isang vocation. Ito isang ministry para sa Panginoon. Okay. Kaya nangyayari sa isang preacher, hindi lang mga preacher, may mga leaders na ganyan din nangyayari, nagkakaroon ng emotional draining. Alam nyo, kahit na ang ating Panginoon Hesus Kristo sa kanyang pag-ministry, napagod din siya at nakatulog kahit na bumabagyo. Kahit na bumabagyo, nakatulog ang ating Panginoon. Kaya expect to be tired as part of the hardship of serving the Lord. Hindi lamang yun, ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamaganda. Kahit na ito ay hindi exciting, kahit na ito ay tiring, ito ang maganda. The reward comes at the end of the age, not at the end of the meeting. Yung reward hindi mamaya, doon pa sa dako. Kaya ang farmer, pagka nagtanim yan, hindi ngayon ang reward, kundi bibilang pa ng buwan bago dumating yung harvest. Sa isang preacher, o sa mga preachers, ay ganun din. Bibilang ng taon, bibilang ng marayang ng taon, o kaya at the end of his age, pagharap niya sa Panginoon, o ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano pinrits mo? Ano nangyari? Lumago ba ang kongregasyon mo? O matulog yung kongregasyon mo? Wala namang tulog. Hindi lamang yun. Pati kayo, harap din kayo sa Panginoon. Ang tanong sa inyo, tulog ka ba nung nag-pinrits? Laging tulog. Kaya maraming pastora nagkakamali. Maraming pastora nagkakamali na ang ministry ay isang career lamang. No, it's not a career. Kasi mayroong madidinig na nagsasabi na sila ay nasa tugatog ng kanilang career. Ba't nagkakaganito? Ayun, hindi po pwede maging career ang ministry. No, it can never be a career. Hindi po pwedeng ang ministry ay parang kukikita ka lamang at pagkatapos ng iyong pagdumating ka ng 65 years old, magre-retire ka tapos magpe-pensionado ka na. No. Kasi ang ministry, it goes beyond. Habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Kaya marami kang makikita mga preacher, mapuputi na ang buhok o wala nang buhok. Tuloy pa rin. Nakita niyo si Pastor Agudo, ilan taon na yun? Oh, tuloy pa rin siya. Tuloy pa rin siya sa kanyang kawain. Si Gemma din. Asawa ni Gemma. Si Gemma. Kaya kumisan nakakalungkot na mababalitaan mo, nag-quit na sa pastorate at naging insurance salesman na lang. Nakakalungkot yun. Kaya mga kapatid, pangwakas, think over. None of us naturally is inclined to embrace hardship. Wala sa atin yan. Hindi po pwedeng gifted sa atin yan to embrace hardship. Ang sabi, soldiers and farmers cannot afford a passive mindset. It makes them ineffective and unfruitful. Yun ang soldiers and farmers. And passivity weighs down an athlete. Pagka nagtamad-tamad ng isang atleta, siya ay tataba. Sapping his endurance, it needs to be laid aside.
And then, next, Paul said to Timothy in verse 7, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Isaalang-alang mo yan, at ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pangunawa. Timothy had to engage his mind to think over the implications of Paul's words. But if he gained any insight, kung siya ay magkakaroon siya ng ganansya ng magandang pananaw, it came from the Lord. Ito ay nagagaling lamang sa Panginoon, who gives understanding in spiritual matters, and so do we. And so do we. To God be the glory.